So, good morning mga ka-roadventure, mga kapadyak. So, topic natin ngayon about wall-mounted hanger, yan, sa mga bikes natin, yan, sa mga MTB natin. So, i-discuss lang natin yung ano, yung kung paano ito i-install, yan, using Dynabolt, yan, kasi sa ibang hanger, kapag bumili kayo sa Lazada, nakalagay doon Dynabolt, pero ang bibigay sa inyo, ordinary screw lang at saka tox. So, hindi magandang klase yon. So, kailangan Dynabolt. So, tuturo ko ngayon kung paano i-install yung hanger na yon sa wall natin. Tsaka didiscuss rin natin kung ano yung advantages nito, kung bakit maganda ito na ilagay sa garahe natin o kung saan man may space tayo. Ayan. So, bakit nga ba natin ilalagay ito? Kasi nga, more space at saka maging organized yung ano natin, yung area natin. Ayan. Mas maayos siya tingnan. Ayan. Kasi maganda nga naman kapag maayos yung area natin, di ba? So, bukod dyan, lalo kapag may alaga kayong aso o kung anuman, pusa na mahilig umihi. Siyempre, kapag yung MTB natin o yung mga bikes natin nakahang na, so hindi na nila mahian yung gulong natin. Siyempre, kapag nahian yung gulong natin ng aso, yung ihi ng aso, magkakaroon yan ng kalawang. Oh yes, kalawang. At saka dapat kapag naglagay tayo ng hanger, dapat sa covered area or kaya sa lilim para hindi siya nauulanan, naiinitan. Pero katulad sa akin kasi, yan, nasa ano siya, initan. Tsaka yan, nauulanan din yan, syempre. Syempre kapag ganyan, na nasa open space nga, pwede nyo naman lagyan yan ng ano, yung may mga cover naman dyan na waterproof, di ba? Kasi alam nyo bakit na hindi dapat mainitan at maulanan. Kasi once na nainitan yan at naulanan, yung gulong nyo. So, yung gulong nyo, yung lifespan yan, iiksi na. Kasi magkakaroon yun ng pitak-pitak. Tsaka hindi natatagal yan. Ito, pakita sa inyo kung yung bitak-bitak na sinasabi ko. So, yung dalawang bike ko, yan, nasa lilim naman sila. Yan. Yan, katulad niya lang. Kasi ito, madalas ko rin naman kasi binabasa ito. Ayan na, naiinitan. Ulang lang. Madalas rin binabasa ito kasi gawa nga ito. Pinupurpos ako. Gawa nga nung yung mga alaga kong aso, laging ginitan yung gulong ko. Ayan. Ayan, nagkakabitak-bitak. Ayan. So, last time, pinalitan kong gulong. Ayan o. Pinalitan na ng ano yan, ng gulong. Yung tri bike na to. Hindi rin nagtagal yung gulong gawa ng siyempre open lang siya eh, no? Open lang siya, so laging na ulanan, nainitan, so yung gulong lumulutong. So katulad yan, no? So yung sasakyan, kung pwede lang ihang tong sasakyan, ihang ko rin sana eh. Eto ninyo. Yan. Ihi ng mga galing kong aso. Ayun po. At saka yun po. So, yan. Yan, ihi nila yan. So, yung mga salarin yan, yan yan. Yan, si Chowder, si Cookie, at si Summer.
Yan yung mga hassle na rin. Tsaka nung hinang ko kasi itong mga bike, lumuwang yung area talaga. Wala nang pakalat-kalat. Kasi dati dito lang yan nakakalat eh. Ayan. Ayan. Dyan lang yan nakakalat. So ngayon may space na siya. Ayan. Tsaka sa likod. So dati sa likod, dito ko lang nilalagay yan. So ngayon, maluwang na siya. Tsaka dito, hindi na pakalat-kalat yung bike. Pero may space na rin. Ayan. Maganda na yung space. Yan. Mas lumuwang siya. Tsaka yun nga, hindi nakakalawangin yan. Oh. Kinalawang na nga eh. Sa ihi yan ng ano. Ihi yan ng aso. At yung isa kong gulong sasakyan, kinalawang na rin. Kasi kapag may gasgas, tas naiyan nila, kakalawangin yan. Ano, may kalawang na rin. Bago to. Ito yung bagong bike na bili. Kay Aija. Ayan. Ito kay ate. Kasi yun sa akin. So, yun nga. Diba, mas organized. As, tsaka mas madali siyang, ano, mas madali siya. Mas madali siyang kunin kapag magbabike tayo. At saka, kapag yung hanger na to, kapag tinanggal mo rin naman, kaya tanggalin ko ah. Tutupi naman yung hanger. Kaya mas madali siya. So, katulad na kapag tinanggal natin yung bike, magbabike tayo, more space pa rin naman yan. Itutupi ko rin. Madali. Full hat yung ganito. Itutupi lang. More space talaga. So, yun nga. So, samahan nyo ako ngayon. Pakita ko sa inyo kung paano i-install yung mounted hanger using dyna bolt. Yeah. Alright. Tara, let's. So, nandito tayo ngayon para magkabit ng mountain bike hanger. So, nabili ko na ito sa Lazada. Yan. Makapal naman siya. Yan. Yung nga lang, ang problema dito. Okay naman to. Yung hanger mismo. Yung problema lang ito. So, yung nasa picture ng hanger, ito yung pinakita. Yung dyna bolt. Tapos, syempre, yung dumating na, ito. Mumurahin yung screw tapos may tox. So, may ilang klase yung ganito. Kaya maraming nagsasabi na pangit. Lalo kapag pangit yung paglagay mo. Hindi siya matibay. So, kaya bumili ako ng dyna bolt. Yan ang papalitan natin yan. So, pangalawa to sa ano? Pangalawa sa size ng dyna bolt. Yan. Para yung kasukat ng sa butas. So, maraming klase naman ng hanger na ano eh, na pang mountain bike hanger. Yung isang klase, yung tig-dalawa dito. May dalawa yung butas dito. Ayan. Tapos, dito rin dalawa. So, apat. So, ito yung kinuha ko kasi akala ko ganito yung bolt. Yung dyna bolt yung darating. Eh, ito. Mumurahing screw wall na may tox. Mumurahin ito kasi metal yung tox na ito eh. Yan. So, mamaya demo ko kung paano ikabit. So, dalawa yan. Kabit natin dyan sa wall natin. Yan, dalawa yung wall na yan dyan. Kakabit natin. Yan. Yan yung isang bike. So, kulang pa nga yung hanger ko. Bibili pa ako ng isa. May butas na yan. Yung una kong ginawang butas na hindi kaya nung screw at saka yung tox nung ano nung kasama nung hanger mountain bike. So yung sa butas, lagay nyo lang yung dyno bolt. Kasi yung iba, hindi marunong magkabit na ito.
Kahit ako yung una ko, ganyan din. Hindi ako marunong. Yan na, sagad na. Oh. Yan na, sagad na siya. So, kunin natin yung hangin. So, ito, isa. Kinabit na rin natin. Ito kasi, pang-aso ko yun eh. Yan na. Nag-ayat sa aso ko yun. Mas matibay kasi ito. So, yan o. Tapos na. So, dapat. Kahit medyo nakaangat. Nakaangat siya. Okay lang yan. Mas fix yan. Basta hindi siya nauuga na ganyan. Gumawa ako ng panibago kasi ito. Yung pagkabuhos niya. Pangit. Maluwang. Pag binutas mo, maluwang na sa loob. Walang buhos. So, dapat ganito. Yan o. Walang uga. So, kabit na natin. So, yan na. Natapos din. Kayang-kaya na yan. Walang uga yan. Basta maganda lang yung pagka-bolt mo. Ayos na yan. Double nut na lang para secure. So, mamaya, yung isa naman, lagyan natin doon, sa kabila. So, bibili pa ako ng isa niyan. Balik tatlo, para mas malumang yung garahe. Ganda na siya, madali na siya kunin. Hindi na siya sagabal sa garahe. So, ito yung next natin. So, yung isa, yung maliit. Gagawin ko na lang din para hindi ano, sagabal sa garahe. Ayan siya. So yung second bracket, pakabit na natin. Gamit pa rin yung Dyna bolt. You know, solid yan. Walang masabi yung you know, solid na solid, di nauga. You know. So lalagay na natin to. Walang kauga-uga. So, advice ko, Dynabolt yung gamitin nyo. Kaysa yung ordinary screw. At plastic na, ano, na tox. Ito kasi metal tox to. Ito. Huwag yun ang gamitin to. Tabi nyo na lang. Baka sa iba yung mga paggamitan yan. Ito, bilhin nyo na lang. Bilhin na lang kayo na ito. 23 pesos lang. Each. Pangalawa sa ano, pangalawa sa size, sa pinakamalaki. Pangalawa sa malaki. Yung size nito. No, walang kauga-uga. Solid. Hindi kayo ano, kampante kayo na hindi babagsak yung pipe nyo. O, kabit muna natin 'to. So, ayan na, kabit na natin. Magbubutas uli ako ng isa dito para dito sa maliit na bike. Stobo eh. Pag pinaso ko kasi yung sasakyan, minsan dito sa likod kapag gagamitin, hirap na kunin. So dito na lang. Yeah. Lahat nakahang. At saka ito yung napili ko kasi dalawa lang yung tornilyo. Tutornilyuhan nyo, dalawa lang yung bubutasan nyo. Kasi yung iba nyan, may dalawa dito, isa dito. O kaya dalawang butas, isa, dalawa, bali apat, dalawa, dalawa. So ito, isa lang bubutasan nyo. Make sure lang na naka-dynabolt kayo para mas matibay. Eh sabi nga kasi nila apat, o nga naman apat, dalawa dalawa apat, mas matibay nga naman yun. Syempre kung ikaw ayaw mo masyadong nagbubutas talaga,
tipid sa bubutasan, tsaka mas madali itong dalawa lang. Tsaka hindi ka masyadong maraming bubutasan, nasira rin yung wall eh. So okay na yan, basta dyno bolt lang gamitin nyo. Kaya na yan, so sobrang tibay nyan. So ginabi na tayo. So nakabit na natin yung dalawa nga. So yung isa, dalawa lang kasi yung nabili kong ano, bike hanger. So yung isa, naka-order ko na kanina. So gumawa na ako ng abang. So antay muna natin yung ano, yung isang hanger na in-order natin para sa bike na to. Ayan. At least yun, kapag dumating na, salpak na lang. Konting gawa na lang. So, ito na nga, dumating na yung pangatlong hanger natin. Ito. Ay, ay, ay. Ayan na. So, magkano to? 179. So 224 lahat. Ayan. So 179. Oops. Kasi yung dalawa nakahang na. Yan na lang. Kakabit natin. Ayan. Nakaabang na siya. Sasalpak na lang yan. So thank you seller. So yung unang order ko kasi, yung hindi ganito. Hindi siya Dynabolt. So ngayon may unang kong order, ito na yata yon yung Dynabolt ng unang order ko, kasi yung unang binigay nila, ang unang binigay nila sa order kong dalawang hanger na yan. Oops. Yan. Yung klase lang. Yan yung ordinary screw. Tsaka yung Tox. Yan, ordinary lang. So, dalawa yan. So, nag-message ako sa kanila. Sabi ko, sa picture nyo, Dynabolt yung nakalagay doon. Bakit ang dumating, ordinary screw. So, nag-message ako sa seller. Hindi ko alam kung nabasa. Siguro nabasa kasi pinadala na ako ng dalawa. So, check natin ngayon sa pangatlong padala nila kung nandun yung Dynabolt na mismo sa third hanger natin. Check natin. Wait lang. Makasili. Wait lang ha. So yun nga, mixa na natin. So yan. So nandito yung Dynabolt. Kasi kapag binili nito sa ano, sa hardware, 23 pesos din each yung Dynabolt na to. So may kamahalan siya. So ngayon sa third item natin na hanger, meron na siya sa loob. So yung unang order ko na hindi nila pinadala, na ordinary screw at ano lang, at Tox. Ngayon, pinadala nila ako ng dalawa pa. Kasi bumili na ako ng ano, Dynabolt na ano eh, na para dyan sa hanger na yan eh. So, pinadala nila ako ng dalawa. So, thank you, seller. At least, nabasa nyo yung message ko at nagpadala kayo niyan. Kasi hindi lang naman yun, ang dami kong nasada yan oh. In order, pang bike. So, check muna natin ito yung loob. So, kompleto naman. So, kompleto naman yung item. So, thank you seller, kasi pinakinggan nyo yung ano, sinabi ko na dapat Dynabolt. Kasi kung ordinary screw at Tox lang, walang kwenta yan. Bibigat bibigay yan. Ano? So, may extra ako ngayon. Dalawa. Kasi ito, tingnan mo sa ito, ginawa ko dito. Ano? Puro Dynabolt yun. Oh. Yun oh, Dynabolt oh. So thank you seller, at pinakinggan nyo yung message ko, nagpadala kayo ng dalawang Dynabolt. Kasi sa iba yung seller na yan, wala nang pakialam yan, kasi kumita lang. So ito at least concern sila. Huwag na kayong mag comment direct na mag PM na lang kayo sa seller para mas maayos yung ano, yung order nyo next time, at mapadala yung kulang or maipadala nila yung ano, yung kung ano mang mali dun sa order. Kasi sa picture eh, Dynabolt ito yung dumating, pero ngayon ayos na. Thank you seller. Ayan.
Kasi ang dami kong Lazada yan, no? Pang motor lahat, pang motor, pang bisikleta lahat yan. Mamaya, ikabit na natin dito yan sa bisikleta. Dito. May nauna nang nakabit yung ilaw. Kukabit muna natin yung hanger na to. Para sa maliit na bike. Yeah. Thank you seller sa Dynavolt na pinadala nyo. At least napalitan na yung ano. Yung Dynavolt na ano. Pinalitan nyo ng Dynavolt yung naunang ordinary ano lang. Screw and tops. So ngayon mas maganda pa yung Dynavolt na nilagay. Eh yung pinadala. I mean yung pinadala kasi you know. Kasi pag pinuktok mo to sa ano kasi sa hardware, kapag pinuktok mo pag nayupi na hindi mo na mapapasok tong nut. So sa ito yung pinadala ng Dynavolt quality kasi you know, hindi siya pantay. So may pupan dito, pag pinuktok mo ng martilyo mayuyupi man siya, mapapasok mo pa rin yung ano, yung nut. So you know, hindi siya pantay, which is magandang klase. Ano? So, pinupok ko kasi yan. Nayupi siya. Napapasok ko pa rin nut. Kasi yung sa hardware, kapag pinupok ko, hirap na ipasok yung nut. Nawawala yung ano yung thread niya, natatakpan. So, hindi mo na mapapasok. So, ginawa ko, ginagrinder ko. So, matrabaho ito. Quality yung ano. Quality yung Dynavolt na pinadala. Thank you seller. At least napansin mo yung message ko. Ayun. So, kabit ko na. Ayun. Kabit ko na para makahang na natin yung tatlong bike. Yung isa pang bike pala. So ito na nga yung last na ano na hanger natin na ikabit na. Yan. So diba ang ganda na tingnan. Nakahilera sila. So yan, di ba? Mas maganda siya tingnan. Mas hindi na siya ano, maganda na sa mata tingnan. Organized na siya. Saka easy access na. Dampot na lang tapos alis agad. Napakadali. Ayan, sana nakatulong. Ayan, sana nakatulong tayo kung paano mag-install using Dynavolt. Alright. Thank you. Stay safe.